Veterinary Office nagsagawa ng inspeksyon sa mga pamilihang bayan sa Mariveles. May detalye si Larry Biscocho. Para masiguro ang kaligtasan ng publiko sa mga binibiling karne sa pamilihang bayan ng Mariveles ay nagsagawa ng inspeksyon ng Bataan Provincial Veterinary Office sa mga karneng itinitinda at para masiguro na walang mga botsa na nakakapuslit sa nasabing merkado. Ayon sa Provincial Meat Inspector na sina Louis Tripon at Emmanuel Silueta, maliban sa ilang mga punas sa meat section na kanilang ininspeksyon, tulad ng paggamit ng karton para paglapagan ng mga karne at paggamit ng dilaw na ilaw o bumbilya, ay wala naman silang iba pang puna o nakita sa mga nagtitinda ng karne at dressed chicken. Ayon sa mga meat inspector, ang paggamit ng dilaw na ilaw o bumbilya ay nagpapanatili ng kulay ng karne o nananatiling sariwa ang karne sa paningin ng mga mamimili, kaya pinapayuhan ang mga nagtitinda ng karne na gumamit ng puting ilaw o mga LED light na kung saan ito ang pamantayan ng Veterinary Office ng Bataan. Ayon naman kay Rodolfo Escalada, Mariveles Meat Inspector, regular naman ang sinasagawa nilang inspeksyon, kaya makasisiguro ang publiko na malinis at galing ng slaughterhouse ang itinitindang karne sa merkado. Tiniyak din ng mga tauhan ni Dr. Alberto Venturina, Bataan Provincial Veterinary, na walang swine flu o swine fever ang mga baboy na pumapasok sa lalawigan na itinitinda sa merkado at mayroong nakalatag na quarantine checkpoints sa bayan ng Hermosa para masiguro ang kaligtasan ng publiko. Mula dito sa bayan ng Mariveles, Bataan, para sa Eagle News, Larry Biscocho, I'm 1 with 25.